But looks like we're gonna jump into game number one. First ban is gonna be an Akali, followed up by a ban. And na-mention natin yung Ziggs ni Exocen, but looks like sabi ng Liab, no Ziggs no. today. Oh no! Corki, bababa ng Sun Sparks dito para against Liab. Is Corki out nga ba talaga? Looks like kasi, it. Kasi if Corki is out, may iwan na lang dito. Kaisa, Ezreal. Saya. Kung gusto pa rin nilang mag-Tristana, pero expectation kasi yung gumawa nung gusto nilang ipasok dito is si Tristana. Actually, speaking of ADCs dito, mga marksman natin, ang hinihintay ko dito, Vayne eh. Nabuff naman kasi din dito si Vayne. I think kung mobility and also damage in terms of the late game, iniisip ko, viable, parang medyo viable kasi si Vayne. Kasi nakakasakit din sa ulo si Vayne. Actually, pwede mo din i-baron lane itong si Vayne. At least, sa rank game. But, since open nga yung Camille, first pick Camille para sa side ng Liab, yan, Sunsparks naman will go for the Gragas and we're waiting for the second pick. Alright, so Gragas and Kaisa, kaya nasabi natin kanina, and first pick from Liab is gonna be Camille. Actually, balikan natin yung minention mo na Vayne. She is a hit and miss. 100% hit or miss. And kwentuhan ko lang kayo real quick. Nung beta kasi, Vayne spammer ako. So, hindi ko lang siya binabaron lane. Hindi ko siya in-ABC. Gina-jungle ko din yan. Binubuhat ko yung mga co-casters natin. Sana but, flexible. Totoo ba? Teka, tatanong ko kay boss. Binubuhat talaga. Making sure. But yeah, ayun. And she's okay. But if I were to to put her kit sa meta ngayon, medyo olats kasi after ng tumble, which hindi din ganun kalaki yung range ng tumble niya, medyo, again, pray to the lords na lang kasi madali siya makuha. But going back to the draft, we have Ezreal and Lux. Okay, that's a good combination for the dragon lane, all about that CCs and just dishing out damage sa likod. And Kaisa, bro, nandun nakita nung series number one, but hello, surprise, they're back sa series number two and a Galio. Yep. Top it off. Yup, tatlong chunky boy agad yung inilabas dito ng Sunsparks. Definitely, literal na haharangin kung sino man yung unang babangga sa kanila head on against Liab Esports. They have Xin Zhao though as their junglers dito para sa Liab Esports. Pero enough ba yan para mag-pierce through sa tatlong chunky na boys na to? Talagang protect the ne, protect the queen. Pero ani, kung hindi kami makapanalo ng 5v5, try natin 6v5. Hello Tibbers, pasok agad. So I guess that's gonna be a Annie for Exocen. And of course, may akong time switching dito na nangyayari sa lanes. And yeah, Lee Sin for the last pick naman ng Sunsparks dito. I like this. Gusto ko yung draft ng dalawang teams ito kasi it they have their own flavor and kitang-kita mo, of course, Annie. Hello, we highlighted that kanina. But you also have the Lee Sin from Sunsparks as well as the Gragas. So yes, magandang draft eh. Sabi ko kanina, magpe-predict ako after ng draft. But look at this! So good! Both teams stepping up! I'm so happy! Man, guys, share the live stream. Baka naman. Ang lipit na eh. Yeah. I think ito yung very definition ng it's all about the execution. Kasi both drafts natin is may pang-counter initiate, may pang-counter sa isa't isa. But for me, medyo naglilip sa side ng Sunsparks. Just a little bit, teeny-tiny bit, man. Kasi nakadepende yun sa side ng Liab din. Nakadepende actually kay Camille. Kasi we all know Lee Sin, ang lakas ng catch niyan. With the rage, sabay Mamba, out agad-agad doon sa scene of the crime and then haharangan ka. Man, parang ano, kikidnapin ka, kukulong ka sa mga gates ng mga chunky boy dito na side ng Sunsparks. Pero it still depends kay Camille kung mape-prevent niya yung pagpasok dito ng isang Lee Sin. But enough of us. More of the game, Liab Esports versus Sunsparks. This is the second series. First, between these two na nalaglalagablab at mainit na mga teams natin. Madam Yuko. Heto na po mga kaibigan. And actually, gusto ko din i-highlight sana na you mentioned about Lee Sin, right? There is a chance na pwede niyang pitasin si Exocen dito. And we know once Liab is running that Annie lineup, well, it's an Ezreal lineup to be fair. But early hanggang mid game, it's all about Exocen, it's all about Annie. So kailangan nang i-stop ng Sunsparks dito yung magiging snowball na pwedeng gawin ni Annie. She has relatively short range attacks. But anyway, going back sa may Dragon Lee naman, Kaisa Brom, usual, nothing new, kunting hakas lang sa Gedli, but mas may
poke si Lux earlier on. That's why nakita natin na yung side ng Sunsparks medyo pumupunta sa side ng turret. Yeah, medyo masakit talaga sa ulo ang isang Lux. Man. Ang taas ng harassing factor dito ng isang Lux. Lalo na kay Moraita Boy, man. Moraita Boy, kung siguro may nurse tayo in real life, siya yung nurse talaga, personal nurse. Neto ni Gambit, always and always talagang aalagaan niya. Papagraduate niya sa school, Moraita Boy. Grabing ano, pag-aalaga yung binibigay niya. And also, that's a match-up with Brom. Yes, meron ditong shield si Brom, pero kasi ground kasi yung ano, skill dito ni Lux, yung kanyang second skill if I'm not mistaken. I mean third skill yung illusion yeah so yung vision yung ano yung third lucent singularity prismatic barrier yung second yun yung may shield yeah so yeah ground target siya so aanhin mo yung shield mo as a Brom. Ang ma-shield mo lang dito is definitely yung kanyang light binding. Pero this is fate, madam, ha? Talagang umi-invade lang dito sa mga bato-bato balani sa may gilid. Oo, oh, hindi nyo pa kinukuha. Sige, ako bahala. Well, he's almost level 5. Anyway, pagka nagkaroon na ng sipa yan, it's time na sabihin ni Fate. Dito, but first, you have that maze with the Winter's Bite. Apparently, nope, not gonna convert too much. Konting takot na lang sa mga kalaban dito. Pretty quiet na mapa. Not what I'm expecting. Kasi may certain champion sa side ng Liab na kayang pumalag earlier on. I wanted them to go with the invades or at least go with ganks. But siguro gusto nila mag-play safe na lang muna. Give time for Gambit to go online. Hayaan nilang mag-level 5 din muna si Miggy dito. Yeah, kanya-kanyang farm lang. Parang feeling ko simula nung Omega na laban natin and execution, tahimik lahat ng teamfight natin. Tahimik din Omega kanina eh. Up until now, tahimik din Diab and Sunsparks. Talagang slowly but surely, hindi sila nagkakantian ng pamilya dito. Pag kinanti mo ang pamilya ko, lagot ka. But anyway, tahimik lang yung mga champions natin. Wala din masyadong aggressive. Gaya nga nang sabi ko, wala ding mga invade. Pero madam yung at the bottom lane. Ooh, the light binding did connect. But apparently, masyado pang maaga para makipag-suntukan yung Ezreal tsaka... Di ba, people ship these two sa ano? Sa LoL piece, Ezreal and Lux, aside from Ezreal and a different champion. I don't know, madam, kasi hindi ako nag-LoL PC. Magic Lords ka nga pala. Yeah. Ano yan? Ano yung talent niya? Power of Love kuno. Pag Power Ezreal tsaka Lux. So, tiyan natin kung mananaig ba yan for today. But again, you have Moraita Boy just going over sa mid lane para masalo kasi nagmamba out muna si Ekusem. This time around though, kasama na yung si Miggy and here at the Brown Lane. Ako po, medyo na slow dito si Devil J. But sabi niya, lumayo ka sa akin, tol. Binigyan ng alak. Tapos si Nixu, nag-distract na. You have Lee Sin just there at the sides. Kung muna ng Scuttler. But wait, that's na din Miggy. Going to be Shane. Kasi beautiful has to be a pump right there. Pero ang pabilang na wala sa mapa si Gragas dito. Fate, hinabol. Nope, that true shot barrage almost connected but apparently it did not. Naku pa, nag-flash not in. Nag-tapers. Na-stun. Grabe naman yung Lux na yon. Nag-ano pa, nag-light binding pa kahit patay na yung kalaban. Ati mo yung kaluluwa ng kalaban nila. Ayaw nilang mabuhay. And that is na be 2 kills plus 1 turret going over to Liab Esports. Yup, hindi man nag-connect. Actually, hindi nag-connect din yung finals part. Pero just to make sure na patrito itong si Gragas. And that's a nice rotation coming from Liab. I guess yun yung sinasabi. Pero bottom lane, may rotation din na nangyayari. But they will fail to kill itong si Moraita Boy. Naramdaman niya may pagyanig ng lupa sa bandang gilid. Kaso mukhang mawawalan sila ng turret dito, madam. Yes, the light binding connect, pero they know na walang true shot, pero that's gonna be the case of Fisher being pumped by Brom. Nakapun na si Nicola, si ating Mukaisa, killer instinct natin dito, nakapun na si Lee Sin, tactical sweep will be enough. Nakapun, the jungler does go down, here comes Anayit again, may na-stun, kumunlik ata sa final spark, but apparently Galio pala. Get out of there alive. Camille gets bursted down. Nag-dash out si Galio but hinahabol ni Ekusen dito. Muntik nang kumunek yung through shot barrage and you have Galio just walking around. Gonna connect because he died. Here comes Double J. Tingnan natin kung papalagan pa yung dalawang kalaban but that is gonna be a no. So, I understand yung logic ng Sunsparks lang. They knew na walang through shot barrage si Ezreal and na-pop din kasi yung flash ni Gambit. So, they knew, okay? Walang pantakas to. Why not give it a go? But, they forgot. Yab, nag-rotate na sa side ng Dragon Lane. Yeah, kailangan talaga din na mag-position on that Dragon Lane. Pero, up na din dito yung mga ultimates ng side ng Yab Esports. At mukhang gine-ready ng Sunsparks yung dance floor dito para sa another teamfight na maybe magiging advantage na sila. Madami yung
Naku po, napakalapit naman dito. That's Nadine B. Of course, Hex Ultimate na B-Pop. Nag-tacticals na din. And Jiggle na B-Pop right there. Pero no, wala, bigla si mukha ito, boy. And Ekusen gets bursted down as well. Ito na, Sunsparks, they are grouping together. Nag-dash in. Nixu was able to get out of there alive. Pero four champions ang nawala. And sabi ni Fate, okay, we took okay out four. Oras na para kumuha ng Jagot. Yeah, asahan lakas dito ng Sunsparks kapag sama-sama talaga sila. Hindi mo matitibag yung mga Chunky Boy. Dalawa yung susugod sa'yo. Body Slam from Gragas, pati na yung bangga nito ni 5732 on that Galio. Talagang habol kung habol, por favor, para sa side ng Sunsparks yan. Yeah, B-Sports though, they did try. Kaso nga lang, Sunsparks, alam na nila eh. Sabi ko nga kanina, sineset up ng Sunsparks dito yung dance floor para sa nagbabadyang team fight. And ang ganda din yung binibigay talaga na protect ng tatlo dun kay Sets. Talagang untouchable almost itong si Sets, and then finishing up the job, talagang clean up crew na lang yung ginagawa ng Kaisa nila dito. But I guess Liab Esports, they really have to step up kasi hindi nila pwedeng ganun na lang basta-basta mailit go yung Herald natin na inaaurahan na rin pakpak ganun ng side ng Sunsparks yan. Yun nga lang, I think this is going to be 4v5 as the siya mas interested siya mag-push at the bottom lane habang kinakananan ng Sunsparks, or it might be a give na nga lang, no, Madam Yuko. A Rift Herald in exchange for a turret. Hindi ko alam kung worth it yon, kasi may chance na isummon lang din sa Baron lane yung Rift Herald, and yung Sunsparks pwedeng pumalagpas yung Lita. Balag na gano'n dyan. Pinas na Vida. Ultra Beam Popeye. Ezo na ako pa napaganda para Spark. But look at that. Bila nang wala si Miki dito. Melt. Kumonek ang Void Seeker. Mukha ito ba'y nasa unahan. Kumonek din dito ang Winter's Bite ni Brom. Yep, but looks like sabi ng Sunsparks, wag na guys. Back na. Mamba out. Kumuha muna ng ano, ng pang-gold at EXP si Fate dito sa Gedli. Ang huli pa ng Lightban. Kala ko din papasukan eh. Pero maganda naman sana yung pasok doon, Madam, ng Liab Esports. Yung initiation din dito ni Miggy, but then Exocen, apakalayo niya, men. Kung naibato niya sana doon si T-Burst, it could have been advantage nila yon. Pwede silang may mapitas isa, dalawa. Again, Sunsparks, but then Exocen, ang layo-layo niya doon. Sayang naman para sa side ng Liab Esports, yun could have been advantage na or additional kill para sa kanila. And banggitin din natin, they still have yung kanilang referral para sa side ng Sunsparks. Pwede kasi nilang gamitin yun mamaya pang diversity nga. Pwede nilang gamitin at the middle lane or top lane nga para makapapili nila yung Liab Esports ano, tower, or iko-contest nyo kami sa Dragon. So yun talaga yung pinaka-essence din or pinaka-wisest decision para gamitin mo ang isang referral. Mind games mo yung kalaban mo, no? Actually, I have to agree with that. Kasi sabi nga natin, hindi lang sa draft yung mga mind games. Yung mga ganito, Michael, like that. Ooh. Nagtago kayo sa may bush. Nag-ultimate ako ni Snake, so nag-hook siya din palayo. And that is gonna be enough because ultimate lang naman ang na-exhaust dito ni Camille. She is forced to go back and kayang i-translate yan ng Sunsparks to one turret takedown. Yeah, that's actually two ultimate na burn kasi Murayta Boy, if I'm not mistaken, gumamit din siya ng final spark. Nag-connect, pero wala naman masyado ng low health doon sa side ng Sunsparks. And wala na din silang Hexic Ultimatum para sa side ng Liab. The Dragon will be up in a minute. Pero I think Liab dito, Madam Yuko may hinahabol. Tibbers is up. Mukhang fina-follow dito si Fate. But nope, not to be, no. Naglagay na ng ward, and Red Team has summoned, well, Sunsparks has summoned the Rift Herald sa may mid. Magbabakbakan ba dito? Alam nila, wala nang Tibbers dito. Oh, si no! Exocen. Pero ako sabi ko na nga ba, ayaw na si papapunta sa kanyang team. Is that gonna be the collapse of Liab Esports? What will you do? The Herald is still up. Healthy pa rin ang buhay, and you have Gambit, the only one left sa mid lane. Here comes Nixu, tactical sweep, pero inuntog dito ng Rift Herald ng ulo niya sa meter. That's gonna hurt a lot. You have 5-7-2 sa unahan, dealing a sufficient amount of damage. IK Finrain is gonna hurt a lot. Voidseeker, nope, talagin ako, naipo ng nakatusok na naman. That is gonna be the unbreakable thing put up by the space. Pero nang mabiglang pumasok ang Sunsparks, palag-palag, IK Finrain, nag-Hexic Ultimatum, nag-Stasis na din, pero nakapag-flash out naman. Nope, with that, final spark is not gonna connect. 5-7-2 to flashes out at the same time, nag-dash din palayo. Hinahabol ni Exo. Sunspark is very, very low, but that was a beautiful decision making. That was a beautiful decision making and good team fight for Sunsparks. Dalawang third nakuha nila doon, yep, Madam Yasu. Yep, yep. Yeah, that's a very good call coming from Sunsparks. You know, Madam, galing sa from Insect Place,
papunta doon sa marcha nila at the middle lane. Pero I guess Sunspark, low health sila doon, mapuforce silang bumak. And this is a pre-dragon nga, Infernal Dragon para sa side ng Liab Esports. But then again, Sunsparks, ang dami nilang nakuha doon, men. Nakuha nila first tier turret to the middle lane, second tier turret, men. Mukhang medyo hinuhubadan na nila unti-unti yung Liab Esports dito. And wala silang magawa kundi mag-react doon sa ginagawa dito ng Sunsparks. And doon sila bumagsak eh. Yung the moment na nahuli itong si Exus and that insect place, bro. Insect, men. Grabe, men. Nakita ko yung pasa dito ni Annie. Uy, Final Spark, by the way, just to check that Baron, madam. Siguro gusto nila matignan nung Liab kung nagbabaron ba yung Sunsparks given that they were able to get a dragon. And napag-usapan natin kanina na kailangan lang talagang huli si Exo. And yeah, pretty much, he did it. Liab Migi going with the reset. But you have some Sunsparks. Dito ako po si Ni para naman able to flash out. Pero ako po, that's the big issue. Tippers, two shot barrage being used as well. That is a lot of ultimates being used ng Liab Esports. But you have Nixu, mabaho lang, speed push lang, guys, kaya niyo na yan. Yeah, walang personalan nga naman. Pero that's information na pwede ma-utilize ng sponsors dito. Another final spark coming from Mirai the Boy. Migi na kupnag Stasis! And that is not gonna be enough. Lee Sin nakuha ng jungler dito. Pero habulin mo ni Sets. Nag-flash in ako po si Gambit. Nag-mystic siya na din. Void Seeker did connect. Mag-killer instinct ba? No, no. Okay, akala ko. Pwede naman, di ba? Pag mainit talaga si Sets dito. Yeah, pwede naman. May barrier pa siya doon actually. And then magkakaroon pa siya ng another shield coming from that killer instinct. But I guess, medyo nag-alanganin na nga rin siya doon kasi andyan si Annie, maybe nandiyan lang din si Murayta Boy. So hindi niya alam kung sino yung pwedeng bumak-up dito kay Ezreal. Kasi baka madelikado lang siya, isa lang yung siyang papasok. But then again, hindi din naman natuloy yung Baron dito na side ng Sunsparks and they lost the tower sa may bottom lane. And I guess, gusto pa rin talagang ipush yata ng Sunsparks itong Baron na to kasi they're still preparing the stage for them. Pero madam Yuko, ito na nga, nag-hex si Ultimatum and nakuha na isa. Pero naku po, hindi nakagalaw si Exo. He's now forced to go back here. Comes from the unahan lang, nag-Glacial Fissure. And that is gonna be the first kill nakuha bigla dito na kanilang jungler. Pero naku po, na-isolate bigla si Migi. Forced to go up. Nag-flash out si 5722. Here comes it, nag-IK Fenrain. But it is not gonna be enough. Ang daming resources yung nakuha nila doon. But that is gonna be a 1-for-none in favor of Liab. Yes, 1-for-none ngayon. Actually, hindi pa nag-connect yung Final Spark the moment na nauna kasi yung Final Spark and then sumunod na yung Hexic Ultimatum. Hindi tumama yung Final Spark and I think si Sets yung natamaan ng Hexic Ultimatum dito. But still, Devil J mukhang natangkin niya nga lahat yon. Everything, nasalo niya, the T-verse, nasunog siya, men. Piruin mo yun, nasusunog din pala yung mga members sa araw dito. But anyway, that is Liab Esports again, preventing Sunspark somehow na makapag-set up ng stage para maging favor sa kanila yung team fight. Medyo tatahimik lang din tayo again on the team fight kasi waiting tayo kung sino naman yung unang pumasok. Kasi definitely may mabawas dito, isa, dalawa para sa side ng both side. Pwede silang mag-baro lalo na kapag na-eliminate nila yung mga junglers. And going back kanina dun sa initiation ni Fate on Annie, medyo na wrong trajectory. Kasi instead of mapunta siya doon sa harapan nila Devil J and 5722, doon siya napunta lalo sa may gitna nung pit ng blue buff. Pero Madam Yuko, naku po, mukhang galit ang Liab. The Sun is gonna connect. Pero ako nag-ultimate pa rin si Brown. Bala ka dyan, isha dito. Naku po, tingin sa baba, 5722. Sinusubukan mag-taun. Light binding did connect. Defeat, nag-sonic wave. Pumasok, nag-stasis bigla. But look at the backline. Camille was able to take out that Brown. And that is gonna be a 1-for-1 so far. Void Seeker did connect. Papalag-bounce on Sparks. At si Galio was able to get 1 or 2. But it is not enough for Sunsparks to actually keep on with the fight. So sabi nila, sige, okay lang, napaluin naman yung Liab, lapit na lang muna tayo sa turret dito. Again, guys, Baron and Dragon, new Dragon is up. Yep, and namukhang Liab Esports na nga yung mag-uumpisa ng Dragon dito. And hindi na yata i-contest ng Sunsparks. I don't think na good call din if simulan nila dito yung Baron kasi definitely pwede pa silang maabutan dito ng Liab now that Migi is up. Medyo matagal ka makakapag-Dragon. Actually, bad call yan kung talaga itutuloy ng Sunsparks, Madam Yuko. That is true. So I guess, let it go
ika nga ni Elsa, let go na lang muna. Oh. There's no Baron. Red Team Sturt has been destroyed dito sa may mid lane. So even Steven, no, not even pala kasi wala na Outer Turt side ng Liab for their mid lane. And Sunsparks, gusto nilang i-commit yung full on 5v5. That's why tuwing may nalalayo sa kanila yung Liab, lahat ng resources nila, lahat ng skills na binubuhos na, they're trying to go with the pickups, which is a very smart move galing sa team nila. Yep, totoo yan, Madam Yuko. And also, Sunsparks dito, medyo nabibitin ako kasi sometimes merong mga information na kunyari walang ultimate dito si Camille, Nixu, or walang ultimate dito si Moraita Boy, but then, hindi sila pa rin nakakahuli. I guess, andun pa din yung threat kay Exocen. But the moment kasi na walang ultimate dito sa Exocen, I guess mas binavalue nila dito talaga yung pagbagsak ni T-Burst rather than the Hextech Ultimatum. Kasi isa nga lang naman, yung malalockdown, comparing dun sa T-Burst talaga ni Exocen na pwedeng malockdown tatlo or even all of them, nabagsakan ng isang oso na galing sa Kalawakan, nag-aapoy pa. But anyway, Liab Esports dito, kahit medyo lagas na yung Tori nila, hindi pa rin sila takot na pumasok dito sa, lumabas sa river, of course. Halos pantay lang din naman, actually, yung turret push natin. Lamang pa nga yung Liab Esports kasi butas na nga pala yung Sunsparks, man, sa bottom lane because of the pressure na binibigay ni Nixu. Yes, consistent pressure. But another consistent thing I saw is yung gold advantage ni Sets dito compared kay Gambit. Ako pa bang may bakbakan dito. Final Spark is gonna connect. Pero meron tas gonna be, that is gonna be a lot of damage. Gauntlet coming over para kay Fade. Pumasok na ka-taunt ng tatlo dito si 5722. They are forced to flash out. Wala na silang much summoner spells sabi ng Sunsparks. I guess that's okay. 43 seconds before Miggy survives. Pero ito na nga bigla si Camille. Target na lang si Fade. Nag-stasis. Tumalon si Galio. Nag-tactical sweep ng Sets. Ako pa nag-stasis na din. But you have Gambit in the back at backline. Nag-flash in, pero galit na galit dito si Kuya Moset. And as the BA Rampage coming over para sa ating Kai'Sa. And looks like gonna clear this out. Kaya ba nilang diretsuhin? Pwede, kasi hindi makakapag-back si Nixu. Hindi na pinapaback. They're gonna go at it! That is gonna be game number one going over to Sunsparks. Nagsimula lahat sa taunt. Yung 5722, men. Pero actually, alam mo, madam, kung anong nagpanalo doon, men? Ano pa, men? Stasis wins games. Ay, totoo, ang dami nag-stasis. Kasi kada pasok dito, kada esports dito, hep, mag-i-stasis muna dito.